Magandang umaga. Ito na 'yung update natin dito pa rin sa binabantayan natin si Tropical Storm Aring as of the 11 AM bulletin na inisyu natin ngayong araw, February 20, 2021. Makikita natin dito sa ating satellite imagery itong mga kaulapan dito. So unahin na natin dahil ito nga pa rin Northeast Monsoon ang patuloy na nakaka-apekto dito sa Luzon at Visayas. At itong makapal na ulap na ito ay pwedeng magdulot ng mga malawakang pag-ulan lalo dyan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Northeastern Mindanao. So nangangalugan ito na bago pa man lumapit itong bagyong si Auring dito sa may kalupaan ng Mindanao ay mararanasan na ng mga kababayan natin dyan sa Kabisayaan at Northeastern Mindanao itong mga pag-ulan dala pa rin ng amihan. Kaya patuloy natin pinapayuhan ng ating mga kababayan, wala pa man ang bagyong Auring na maging alerto at maghanda na sa mga posibleng aksyon na kailangan gawin dahil dito sa mga pag-ulan na inaasahan natin na magsisimula ngayong araw at magtatagal hanggang Lunes. So ito yung ating bagyong si Auring. So ngayon halos ito ay exposed. Ibig sabihin yung kanyang mga kaulapan ay halos nauuna. Kaya nabanggit natin na mauuna yung mga pag-ulan bago pa man umabot yung bagyo. So ito yung kanyang sentro and as of 10 a.m. ito ay tinatayang nasa layo ng 595 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagtatag nito ng hangin aabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na pwede umabot ng 90 kilometers per hour. Kikimikilos ito ng pasilangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. So by tomorrow morning or Sunday morning, inaasahan natin na ito ay papalapit dito pa rin sa Caraga area and nasa layong 240 kilometers east-southeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Then by Monday morning, ito ay nandito na sa may Central Philippines area around 80 kilometers east of Rojas City sa may Capiz. So makikita natin, from storm intensity, posible siyang maging tropical depression pag tama nito sa kalupaan. And by Tuesday, inaasahan natin na posible na itong matunaw at maging sangganap namang na low pressure area at around 30 kilometers east of Coron, Palawan. So nakikita natin, weakening yung ating scenario dahil nga may malamig na hangin ang makaka-apekto dito sa dadaanan ni Auring. Kaya ito ay hinapagtama nito sa kalupaan. So ito yung nakikita nating scenario sa ngayon na meron tayong dissipation or weakening scenario na tinitingnan sa mga oras na ito. Dahil pa rin sa bagyong Auring, nakataas ngayon ang babala ng bagyo bilang isa dyan sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao City, Davao de Oro at Davao Oriental. So halos itong parte ng Mindanao at Visayas ang may signal na sa mga oras na ito. So pagdating naman sa baybayin dagat, meron tayong mga nakataas na gale warning dito mga sa mga baybayin ng Luzon at sa baybayin ng Kabisayan at dito sa baybayin ng Northern Mindanao. So nakikita natin na magiging maalon lalo na sa silangang bahagi dahil sa nababanggit natin nga na pagbugso, malakas na bugso ng amihan sa mga oras na ito. So ano ating inaasahan pagdating sa ulan? So magsimula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, inaasahan natin itong mga malakas na ulan. So heavy to intense rains ang inaasahan dyan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island at Eastern Samar. Pagdating naman ng bukas din, no? So ngayon araw hanggang bukas, moderate to heavy with at times intense rains naman ang inaasahan dyan sa Misamis Oriental, Camiguin at nalalabing bahagi ng Caraga Region. Light to moderate with at times heavy naman ang inaasahan sa Central Visayas, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at nalalabing bahagi ng Northern Mindanao at ng Eastern Visayas. So bukas ng hapon hanggang Lunes ng hapon at tanghali rather ay magkakaroon tayo ng moderate to heavy with at times intense rains dyan sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Surigao del Norte at Dinagat Island. And light to moderate with at times heavy rains naman ang inaasahan dyan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao. Ito naman ay epekto na ng amihan ito sa Bicol Region, Mimaropa, the southern portion of Quezon and the rest of Visayas and Caraga area.
So nakikita natin na magkakaroon nga ng mga pag-ulan mula ngayon hanggang bukas or hanggang Lunes dito sa mga kababayan natin dyan sa silangang bahagi ng bansa at sa may Visayas at Mindanao. Ano naman ang ating nakikita pagdating dito kay Auring? So ngayon nakita natin sa track na weakening scenario tayo, pero ito yung dalawang nakikita natin. Una, itong si Auring bago mag-landfall ay mananatiling storm hanggang makalapit dito sa Caraga area. At ang isang scenario naman natin is bago ito lumapit sa may Caraga area, ito ay ihina at magiging sanang ganap na tropical depression. So dahil nga sa interaction nito sa kalupaan at at the same time itong malakas na vertical wind shear ang nagdudulot para humina ang nasabing bagyo. So nakita natin base pa rin sa track kanina na patuloy natin nakikita yung paghina nitong bagyo dahil rin sa mga dinadaan ng kalupaan at at the same time itong malamig na hangin dala ng ating amihan.